Okay, kabayan, muli pong nagbabalik ang ating palatuntunan, ating alamin. Ano po, ka Gerry Jeronimo, ang inyo pong kapiling sa araw na ito. Sa mga nanonood po at nakikinig sa ating programa sa Facebook at saka sa YouTube, kabayan, tayo po ay live ngayon at napag-uusapan po natin ang iba't ibang mga proyekto, lalong-lalo na sa agriculture and fisheries, ano po, at saka yung mga palatuntunang pangkabuhayan po natin dito sa Pilipinas. Despite all the problems, kabayan, ang ibinibigay po namin sa inyong mga balita at saka yung mga payo ay makatutulong sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Alam po ninyo, kabayan, ang ating pong kapiling sa araw na ito, walang iba kung hindi si Ginoong Boni Mancao, kabayan. Mula po sa San Felipe, dyan po sa lalawigan po ng Zambales, kabayan. At alam po ninyo, ang pag-uusapan natin, ano po, ay tungkol po sa tinatawag po nating hipon. Dito po, in particular, ang pag-uusapan po natin, kabayan, ay ang black tiger prawn, Pineus monodon, kabayan. Okay, bago ko ipakilala sa inyo, ano po, ang ating kasama pa uli, alam po ninyo, ang ating programa, nakita po nito at naging saksi ang ating alamin sa paglago at saka pagbagsak ng produksyon po ng ano ng hipo na kagaya po ng Pineus monodon, kabayan. Ito po ay lumakas noong circa 70s, kabayan, sa ating bansa, ano po. Pero pagkalipas po ng mga 1980s, kabayan, nagkaroon po tayo ng problema. At alam nyo, sabi ko nga, baka ito'y dala ng mga nanggagaling sa ibang bansa sapagkat yung mga sakit ng Pineus monodon, kabayan, ang galing po sa ibang bansa sa labas ng Pilipinas. At tayo po ay napadamay at marami po ang bumitiw, kabayan, sa nasabing proyekto. Pero sa ngayon, may kakausapin po tayo sapagkat ayon po sa mga balita, kabayan, lumalagong muli at saka ang pinaka-profitable, ano po, magandang pagkakitaan sa fisheries. Ang isa po rito ay ang pag-aalaga po ng sungpo, kabayan. Kapiling po natin, kabayan, si Ginoong Boni Mancao ng Zambales. Boni, magandang araw sa iyo at batiin mo ang ating mga tagapanood. Magandang hapon sa lahat at lahat ng mga nakisubaybay sa programang Ating Alamin. Magandang hapon po sa inyo lahat. Alam mo, Kaboni, sa tingin ko parang nakakatanda ako sa iyong 30 taon. Ano, ha? Ikaw ba noong mga panahong mga 70s, nakita mo na ba ang paglago ng sungpo sa Pilipinas? Actually, 1984 ako nag-start sa pag-hatchery ng sungpo. Okay. 1980, estudyante pa po ako. Estudyante, okay. At, diba, talaga ang prawns, nag-boom talaga siya 1980 to onward. Okay. Hanggang 2019, yun, kalakasan talaga yun hanggang nagkakaroon ng diferensya sa kuan intensive farm. 1990 pataas, doon nakaano na tayo, marami ng mga virus na pumapasok sa farm. No, if I were to correct you, ano, stand me if ano, correct me if I'm wrong, ano, pero nung mga 80s ay nag-umpisa na sapagkat nakita ko, nililibot ko yung Negros at saka yung ilang parte ng ano Kabisaya ng Mindanao, eh unti-unting humihiwalay na yung mga kababayan natin sa pag-aalaga ng sungpo sapagkat may mga virus noon na pumasok at ayon sa mga balita noon, ang Thailand lang talaga ang naiwan sa pambansang produksyon nito at sa Pilipinas marami na ang bumitiw. At yung mga panahon na sinasabi mo na 1980s ka pumasok dito, sino ang nagbigay sa inyo ng ideya na pasukan ang nasabing proyekto? Actually, sir, connected pa ko sa Mindanao State University at the time. So, yung time na yan, 1980s, yun talaga ang pag-boom ng ano, prawn industry. Doon dumami yung mga intensive farms. Okay. Oo. And then, mga 1990... Nawala na?
mga 1990s pataas, ay doon na pumasok ang mga problems sa ano, intensive farms. Marami ng ano, virus na pumapasok. Okay. Ano yung noong mga 90s hanggang 2000, medyo unti-unti na pumapasok dito ang Baname. Bakit nanatili ka sa Black Tiger Prawn at hindi ka pumasok sa Baname? Actually, ang naging problem sa kuan Baname, mas madali sana siyang i-culture. Ang naging problem ng market, sir, ang market. Sa muno doon, inibulyom na ma-harvest mo, madali siyang ibenta sa merkado. Okay. Do sa ano sa Black Tiger Pro sa Pinis Monodon. Ito ba may nagturo sa iyo at nagsabi sa iyo na dito ka pumasok sa nasabing hipon? Yes sir, actually sa ano namin from the beginning Monodon culture lang po talaga yung ano ng company namin, yun talaga ang eco-culture. Kasi sa nalalaman na mahirap yung bintahan sa Baname, hindi ka makabulyom. Uh-huh. So, at saka ano siya, napakasilan siya, madali lang siyang mabulok. Ah, ganoon. Na pag mauli siyang araw na ito, pwede mo pa siyang i-preserve hanggang kinabukasan mo na siya ibenta, pwede. Pero yung Baname, pag ma-harvest siya ngayong araw, kung bukas mo pa siya ibinta, wala na, basag na ng ano, hiwalay na yung ulo sa katawan. Kaya ano, madaling masira ano, ha. Okay. Diyos sa ano sa Pinis Monodon. Bakit naisipan mo? Ikaw ba talagang taga Zambales? Bakit mo diyan inilagay? Sapagkat may pinuntahan ako sa Zambales noon eh. Nag-aalaga rin at may hatchery siya. Bakit Zambales ang pinipili ng mga nag-aalaga ng Pinis Monodon? Actually, sir, I'm from Cebu, no? And then, connected ako sa farm ni Boss Danding Kuangko sa Dabao. Aha, okay. In 1995, nagkakaroon ng problem ng intensive farms namin doon. At saka yun, naisipan namin nga mag-extend dito sa Zambales. Naghanap kami ng hatchery dito sa Zambales, dito sa San Felipe, 1995, para maka-support sa farm sa Lubao na about 525 hectares. Aha. So, at that time, doon, tuloy-tuloy na ang ano namin. Kibali yung hatchery namin, kurawar-on needs sa sarili naming farm. Ang ibig mong sabihin, ano, yeah, Boni, itong hatchery nyo at saka grow out ninyo ng hipon ay pag-aari ng isang malaking kumpanya. This is not a private ownership na kagaya ng pag-aari mo sa sarili mo? Hindi po, sir. It is a company. This is a... ngayon, ano na to. Dati kasi ECG farm to siya. Ngayon, ano na siya. Santo Niño Aquamarine Resources Corporation. Aki ECJ yan, kay Boss Danding, ang hipo. Hanggang ngayon, kanya pa rin to, sa pamilya pa rin niya. Sa pamilya pa rin ni Boss Danding yung, ano, yung alagaan nyo ng Pineos? Monodon? Yes, sir. Pineos Monodon. Ibig sabihin, pag-aari pa rin ng kumpanya ni Ginoong ECJ ang nasabing alagaan? Yes, sir. Okay. Yes. Sa ngayon, yes, sir. Yes, sir. Ano ang makikita diyan sa ano? Ano ang makikita diyan sa alagaan ninyo ng hipon diyan sa parting iyan ng ano ng Zambales? Dito hatchery lang dito, sir, hatchery. Actually dito sa San Felipe Zambales, a group of hatchery dito, dati puro prune. Kaya pumasok yung Baname. Kaya ang hatchery dito, na sa grupo namin, 23 hatcheries kami dito. 23 mm-hmm. building. Ngayon, ang iba dyan,
nawala na ang operating dito ngayon, mga about 14 to 50 hatcheries na lang. Hmm. Ang karamihan yan, banami culture na. At kayo ay nanatili sa Black Tiger Prawn. Black Tiger Prawn talaga. Gaano kalaki ang alagaan ninyo ng hipon? Dito sa hatchery po? Oo, dyan sa hatchery ninyo. Actually, ang hatchery is composed of concrete tanks. About 40 tons na tanki, and then may 30 tons. And then, ang stocking natin dyan na new fly is 100 pieces per liter. Mm-hmm. So, 40 tons, ang stocking natin is 14 million. And then, let us say 30% survival. So, maka-harvest ka ng fry about PL 12, 1.2 million ang isang tanki. So, ano, pagka kayo'y nakapag-harvest na ng mga similya, ng mga fry, sa inyo dinadala yan ba? Ibinibenta ninyo sa mga nag-aalaga o kayo na rin ang nagpapalaki ng nasabing hipon? Actually, noon from 1996 to 2000, malakas pa ang bintahan ng fry dito, sir. Kaya pagka year 2000, medyo humina na yung bintahan ng fry kasi 2 years yata na pumasok yung malalaking baha dito sa Tambales. Sa Pampang, maraming mga malaking farms na nasisira sa aba. Kaya yung ano namin, yung hatchery namin, i-operate lang namin for our own purpose. Aha. Pag sinabi mong for your own purpose, kayo na rin ang nagbebenta ng mga pinalalaki ninyong hipon. Yes, sir. Pag dinadala na namin ang similya sa farm, about 3 months up, 3 months, 90 days patas, ina-harvest na namin, tapos binibinta natin sa dinadala namin sa consignasyon. Okay. Consignasyon na ang magbibenta kasi sa ngayon, medyo mahina na, wala na tayong export eh. Okay, sabi mo, dinadala nyo sa consignasyon. Ayon sa mga balita na tinanggap ng ating alamin, ang pag-aalaga ng Black Tiger Prawn ay isa sa mga pinaka-very profitable na negosyo sa larangan ng pag-aalaga sa pangisdaan at pangingisda. Bakit hindi kayo nag-e-export? Sapagkat ayon sa mga balita, medyo talagang malaki ang market nito sa labas ng ating bansa. Yes, sir. Actually, before pinatubo, may sarili kaming export. Kaya lang, nung nagpinatubo, doon medyo nakaproblema na lahat. Humina yung production ng mga farms. Lalo na dito sa Pampanga na lubos na naapektuhan ng pagputok ng pinatubo. Kaya almost 2 years, walang production dito sa Pampanga ng mono doon. Yung bang pag-aalaga ninyo, may mga kakompetensya kayo diyan sa aside from the 14 na hatchery na meron diyan sa Zambales, meron bang kakompetensya pa kayo diyan sa parte ng Central Luzon? Meron din ang sir, may Dagupan din. At saka sa Quezon, meron din sila. Saan nyo dinadalang konsignasyon ang inyong mga pinalalaking monodon? Dalawa po, sir. Dito sa Orani, meron din siyang konsignasyon. And then sa Hagunoy, Bulacan, meron okay. din. Okay. Saan ang production area nyo sa Pampanga? Sa Lubao? Sabi mo, sa Lubao? Lubao, sir. Lubao. Actually, yung area namin, may part ng Lubao din, may part din ng Bataan. Ah, ganon. 500 hectares yan eh, parcel yan eh. Yung may mga isang area na pasok siya sa area ng Bataan. Okay, meron ba kayong
mga farmer na binibenta ng similya para sila mag-produce ng ano, ng hipon o ng sugpo aside from your farm in Lubao. Yes sir, pag ano pag mag-operate ang hatchery namin, pag sumusubra kami, binibenta din namin sa mga kapitbahay namin na mga backyard farms dito sa Lubao lang. Kumikita naman yung mga farmer natin kapag nag-aalaga sila. Actually, pag dalawang season lang kasi tayo dito sa ano sa Region 3 kasi ang sistema ng pag-alaga natin dito is traditional lang po. Ano siya? Kumbaga kaunti lang ang bull, ang stocking, kaunti lang pakain at saka wala na siyang irrigation. Kumbaga tidal lang siya. So ang ano dito ang sa first ang dalawang cropping sa isang taon. Yung first cropping ng pag-alaga dito is December to May. Yun ang yun talaga ang pinaka magandang panahon sa pag-alaga ng sugpo dito sa Lubao. Mm-hmm. And then second cropping is May to October o December. Yun ang second cropping. Ang tawag diyan namin is parang ang karamihan karamihan tawag nila is parang sapalaran. Kasi at that time from June to November, diyan pumapasok yung mga bagyo, mga pagbaha. So hindi po sigurado ang pag-aalaga ng ano, sugpo. Sa isang ordinaryong fisherman o farmer na nag-aalaga nito, ilang ektarya ang kanyang binabagsakan ng ano ng mga fry na pinalalaki niya? Mga ilang ektarya sa bawat isang tao? Usually pag mga backyard lang may mga mayroon siyang 3 hectares, 5 hectares. Malaki na po yung 10 hectares nga mayroon siya nga pag tataniman niya ng sugpo. Ganyan sa lang. Karamihan mga 3 hectares. Sa isang ektarya, gaano karami ang nakukuha ng isang farmer sa kanyang pag-aani ng sugpo? Actually, ano siya, usually pag mga 3 hectares, bibili lang sila ng similya na mga 200,000. At 200,000, i-assume lang nila 10% na survival. So, around makaano din siya. Sa 3 hectares, maaaring maka 200 o 150 to 300 kilos na ano, marmis. Pagka 300 kilos lang ang natitira out of 200,000. May mababa yung assumption natin sa survival, sir, kasi traditional lang eh. Traditional. Meron kaming meron na cover niyan. May bangus din niyan at saka crabs. Polyculture, ano nila, sistema. Pinaghahalo-halo nila. Polyculture ang tawag doon. May bangus at saka alimango. Hindi naman nag-aaway yan pagka ano, hindi naman natatalo yung mga sugpo. Kung marami kang sugpo itanim, excuse me, kaunti lang po ang kuan. Gaya ng 300,000, lagyan mo lang ng 5,000 bangos saka 2,000 crabs na crablets. Yun lang ang itanim. Ano ang nauuna mong ilalagay? Kasi predator yung ibang isda, ano? Kinakain yung mga similya. Anong inuuna nila? Mauuna po ang crablets. Kasi kailangan sa crablets mga 4.5 to 5 months. Maganda na ang laki niya. Nasa mga ano na yan. Na mga sa mga 500 to 800 grams ang isa. And then palos, yung sugpo fry. Pagkatapos ng sugpo fry, sunod na rin ang bangos. Kasi ang bangos, 90 days lang, pwede na siya eh, malaki na siya. Okay. Doon sa sugpo natin, ano, sa sugpo na binibenta nila, magkano ang farm gate price ng pagbibenta ng mga tao sa sugpo na kanilang pinalalaki? Usually, pag ano, depende sa size ng sugpo yan, sir, no? Kung let's say 40 grams ang EBW niya, pagdating yan sa merkado, minsan nagpa-price yan ng 500 to 600 pesos a kilo.
a kilo. Ba, mataas na rin, ano? Ano yun? Isang dangkal na o mas maliit sa dangkal yung isang hipon? Ano lang yan? Nasa mga about 4 to 5 inches ang haba. Malaki na yun. Malaki na yun. Yun na rin yung 40 grams. Going back to your farming system, kayo ba dyan, aside from pagbebenta ninyo sa mga nag-aalaga, meron din kayong grow out dyan sa Pampanga? Yes, sir. Meron. Gano'ng kalaki ang inyong grow out farm sa Pampanga, sa Lubao? Yung grow out natin is 525 hectares, composed of 3 area. And then, area 1, composed of 2 parcel. Area 2, composed of 2 parcel. And area 3, only 1 parcel. Ganun po ang farm namin. About, kwan? 58 compartments yan siya, sir. 58 compartments, mga kahon-kahon ba niya? Ang pinakamaliit naming compartment is 5 hectares. At saka yung pinakamalaki is 22 hectares. Sa isang hektarya, ilang kilo ang nakukuha ninyo? Actually, yung assumption lang namin yan sa isang hektarya, maka ano lang, 80 to 150 kilos. Maganda na, sir. Okay na yon. Okay na yon. Ano na, kilos. Meron ng ano, may profit na, meron ng kita ang isang farmer, ang isang farm. Oo. At saka lang, Juan, ang ano lang kasi dyan, ang, excuse me, sir. Umalis. Oh, biglang ano, biglang umalis kasi inabol yung aso. Ayun. Okay. Di bali, pabayaan mo yan. Pabayaan mo yung aso na yan. Okay. Yung naitanong ko sa iyo sa isang ano, sa isang bentahan ninyo, hindi umaabot ng 200 kilo sa isang parcela. Sa 1 hectare, sir, ang assumption natin diyan ano lang, pwede na sa 80 kilos per hectare to 150, pag 200, jackpot na tayo dyan. So, yun ang, ano, kibali, ano lang talaga eh. Ang, yun lang, madalasan nga resulta dito sa farm natin dito sa Lubao. Kasi, ang nangyari kasi dyan, bukod nung nagpinatubo, napakababaw na po yung kailugan dito. Mababaw na. Aha. Oh, so, ang ano, ang naging problem diyan pag mababaw na, wala nang masyadong current kaya madalas magkakabakterya ang ano, ang tubig sa mga kailugan. Ibig sabihin niyan na ibig sabihin niya apektado kayo ng pagbabago ng klima at saka yung pagkakaroon ng ano, siltation ng mga ilog. Yes, sir. Talagang napakalaking epekto sa mga namumuhay sa mga palaisdaan. Kasi kung mapansin mo, before nagpinatubo, ang mga farmers dito, magtatanim ng similya ng sugpo, magbilang na lang ng araw, pwede na sila mangutang, may ma-harvest ka. Pero ngayon, pwede nga ano, bilangin. Kailangan tutukan mo talaga. Teka muna. Sabi mo may mga farm kayo sa ano sa inyong ano sa inyong party diyan ng Lubao ano? Ito yes. Ba kapag kayo ay nag-aalaga at nagpapaalaga kayo sa mga farmer, hindi ba nagkakaroon ng kompetensya sa bawat isa? Hindi, sir. Kasi unang-una kulang talaga ang production natin sa kahit local consumption lang sa atin, kulang pa ang production ng ano. Kulang ang supply ng mono doon sa Pilipinas lang. Kung binibenta nyo ng ano, mga 500 pesos per kilo sa konsignasyon, magkanong lumalabas yan sa mga open market natin? Magkanong presyuhan yan? Ayun, naabot na yan sa mga 700 o ano, 650, depende. Mataas ano? Mataas, kaya hindi siya pang masa. Pang
ang ano lang pang ang sugpo, hindi po pangmasa, pang class in na ano, pamili ang magano, magabili. Para doon sa mga tao na malalalim ang bulsa, na makapal ang bulsa, ano? Yung kwan, ang pwede sa pangmasa itong banami. Yung uh-huh. banami, pwede ka makabili 250 a kilo, 300, gano'n. Teka muna, mabalik tayo doon sa ano. Meron din akong nakuhang balita na meron ding mga nag-aalaga na nangunguha ng mga fry from the wilds sa ating karagatan at pagkatapos ay yung kanilang pinainaalagaan. At sabi nila, mas matibay daw yung mga nanggagaling sa wild sa ating karagatan ng mga similya. Ano ito? Paano ito? Yes, sir. Actually, totoo yan. Napakaganda kung wild na similya ang itatanim mo. Kasi wild na siya eh. Malakas na ang resistance niya kung sa lagaan. Ang naging problema lang, hindi tayo makabulyom ng ano, similya. Hindi marami. Gano'ng marami ang nakukuha ng mga farmer? Usually, kung dito lang sa dito sa San Felipe, may makukuha din dito nga wild. Kaya lang, nasa mga 3,000 lang, 5,000, ganyan lang makukuha. Tapos yung mga 10,000 na yun, gano'ng karami ang napapalaki nila? Yung 10,000, kung mabubuhay lang yung 200,000 dyan sa 40 grams, 400 kilos yan, sir. 400 kilos na rin. Malaki no, na. Para parang 20% nga survival sa 40 grams, 400 kilos ang ma-harvest niya. Malaki na rin sir, kung tag 500 ang kilo. Hindi ba mas murang ibinebenta yan kaysa rin sa mga inaalagaan niyo sa mga hatchery? Ah, dito sa hatchery, mas mura ang similya. Yung wild ang mahal, sir. Ah, mahal. Oh, sa hatchery, dito sa San Felipe, nasa 10 centavos lang ang ano, 10 to 11 centavos ang isa. Yung sa wild, maaring 25 to 30 centavos ang isa. Ang nakuha kong balita, ang Thailand ang isa sa mga pinakamalaking producer ng sugpo na kagaya ng Pineus monodon. Hindi ba tayo pwedeng makaagapay diyan o magaya tayo sa Thailand sa mga darating na panahon? Hindi ba natin kaya? Actually, ano kasi sir, ang humina na kasi yung mga intensive farms natin. Wala na masyadong intensive farms. Sa Thailand kasi marami silang intensive farms. Hindi sila sumusuko. Sumuko sa intensive farms. Ang mga Pilipino, suko na suko. walang tiyaga ang mga Pilipino yata eh, no? Wala, no? Alam mo naman sa atin, sir, pag malugi ka isang bisis o dalawa, suko na yan. Suko na. Pagka nalugi ng bes, minsan o pangalawang beses, sumusuko na, surrender na kami. Surrender na. Wala na ang ano yan. Wala na ang puhunan yan. E teka muna. Bakit sa nung araw sa Negros, napakarami nag-aalaga ng sugpo. Bakit biglang na nung magkaroon na ano, wala bang bumalik doon sa Negros para dyan sa pag-aalaga na yan? Meron din siguro, sir. So para ano, hindi naman meron ding iba dyan nga kuhan, pero kumbaga, dati kasi ang stocking density sa intensive is 20 pieces per meter. Baka mayroon ding iba dyan nagbabalik. May nabalitaan ko sa Cebu, mayroon sila, pero 10 pieces per square meter na lang ang ano, stocking. Maliit na. Nung araw... Na po ang production yan. Nung araw, pinuntahan ko yung farm ni dating Secretary Piding Montilibano. Diyan sa Negros, naku, napakalaki yung kanyang alagaan ng sugpo. Yes, parang nawala na rin, ano? Wala na, sir. Kasi noon ang kasikatan noon, San Miguel, Dole, lahat yan mga big time na ano exporter at saka intensive farms, nawawala yon. Pero sabi ng mga balita, 40 million
dollars pa rin ang ating na-i-export sa Pilipinas sa sugpo. Totoo ba yan? Totoo yan noon siguro, sir. Noon, yung kasagsagan pa ng mga intensive farms. Kasi ang production sa intensive, nag-range siya ng 8 tons to 12 tons per hectare. Ah, ganun. Oo. Wala nang gustong bumalik. Iwan ko lang, sir. Hindi ko na balitan. Ang actually, sa pag-aalaga ng sugpo, tatagal talaga tayo dito sa Region 3 kasi traditional lang po ang natin ang sistema. Traditional lang. Kumbaga, kung pagkain and then may natural foods tayong makukuha lang dito sa locality lang dito sa baybayin ng Lubao. Ayaw mo nang bumalik sa Cebu o saka sa Negros? Ayaw mo nang bumalik doon? Wala na. Dito na. Taga ako, sir? Taga San Felipe na. Taga San Felipe ka na. Okay. Ano ang masasabi mo doon sa mga nagtatanong sa atin? Gustong pumasok sa pag-aalaga ng Pineos mo na doon? Anong maipapayo mo sa kanila? Actually, maganda pa rin mag-aalaga ng muno doon. Ang kailangan lang siguraduhin na maganda yung semilya at saka yung semilya lang talaga ang bottom line na maganda ang semilya, malalaki na siya bago itanim. At saka ang tawag nito, dapat mababa lang yung stocking. Yun lang ang advice ko kung magtatanim. Huwag, alam ba, mga 5 hektarya, dapat na nasa mga 50 to 100,000 lang ang buwan, bulos. Actually kami, nag-survive kami kasi ang stocking lang po namin dito sa area namin is 10,000 per hectare lang po. 10,000 lang? 10,000 per hectare. So sa 500 hectares, so 5 million lang po ang stocking namin dyan. And then, ayun nga ang sabi ko na siguraduhin lang na maganda yung similya. Kaya may sarili kami nga, sir, kasi makukuha namin kung anong ideal nga PL stage sa similya. Ang pinaka-ideal talagang bibitawan mo sa place daan is PL 18 to PL 20. Yun talagang magandang bibitawan na sa lawa ng mga palisdaan. Saan kayo kumukuha ng broodstock? Actually, marami namang pagkukunan sa broodstock, sir. Sa Quezon, Masbati, meron din sa Visayas, Liti, Tacloban. And then, meron din tayo sa Mindanao. Meron din mapagkukunan. Ibig sabihin, inaangkat pa ninyo dyan sa mga lugar na yan? Wala kayong sariling production ng broodstock? Oo. Ino-order lang namin yan. Tapos, and then, yun pa, naging problema din namin yan. Siguro may mga 5 years na nga ang naging problema namin dyan sa broodstock pag dumating dito sa San Felipe, hindi siya tatagal, namamatay siya. Mm-hmm. Iwan ko kung kuan, siguro epekto na siguro to sa climate change kaya nag-iba yung quality ng mga broodstocks natin, yung mga mother prawns. Not like before na wala pa tayong banami. Ang lakas ng mga inahay natin. Pagdating dito, talagang buhay na buhay siya. Ngayon, iba na. Pagdating sa Chiri, buhay. Pag alis siya, nag-deliver, mamamatay na. Wala ba kayong wala bang bagong teknolohiya para hindi para tumagal-tagal ang buhay ng mga broodstock na kinukuha ninyo? Actually, meron namang sir, ang may mga makaka-timing din nga maganda. Pero actually, ang ginagawa ko lang nga ngayon, sa Tagkawayan, Quezon, doon sila malapit sila sa source ng collection. Doon na po ako nagpapaitlog ng wild spooner. Sa Quezon na? Sa Quezon? Yes, sir. Sa Quezon. Ibig sabihin, sa Tagkawayan, maraming nakukuhang broodstock sa ating sa ating dagat. Hindi lang broodstock, sir. Spooner. Spooner.
Pero hindi lahat galing diyan sa Tagkawayan. Ang source ng spawners somewhere in parang banda na ng ano, Sorsogon. Oo nga, no? Wala yun. Itong Pilipinas, mayaman talaga. Nakapaligid sa atin ang dagat. Eh. Bakit, ano, bakit hindi natin maasikaso yan? Bakit walang bagong technology na pumapasok sa atin? At saka yung mga kapwa natin Pilipino, pagka medyo nalugi ng kaunti, hinto na, suko na kami. Bakit? Paano tayo ngaulan yan? Ayan, may ano na, may plano na si director diyan sa ano, pinag-aralan na niya si Director Willie Cruz. Si Willie Cruz, ay ano, hindi ko na ma-i-interview yan. Hindi ko na ma-interview si Willie Cruz kasi ipinagbabawal ng Department of Agriculture, bawal ang interview sa mga tao nila. Nako, mahihirapan kami. Ay, pero mahihirapan din ang gobyerno pagka wala ng interview. Hindi ko na makakausap si Willie Cruz. Ah, ganun. Oo, ikaw na lang ang kakausapin ko. Kaya tinatawagan niya ako na ano. Ikaw na lang. Teka muna, balikan natin yung ano, yung pinanggalingan nito, no? Wala na yung farm ni ECJ? Wala na yon? Andiyan, still pa rin, sir. Existing pa rin. Eh yung ano, yung farm mo, sa'yo yan, sa'yo yung sarili yan. Sa company pa rin, sir, company. Ang company pa rin ni ECJ. Ikaw, wala kang sariling ano, wala kang sariling alagaan. Wala po, sir, wala. Ganoon. So ikaw lang ang namamahalan yung ECJ farm na yan. Sa ibang lugar sa Mindanao at saka sa Davao, meron pa rin. Wala na sa Davao, sir. Ginawa ng ano, coal plant. Kuryente na. Sa kuryente na. Wala na, wala na yung mga sugpo. Sugpo. Patay na ang mga sugpo. So matatalo tayo ng Thailand, wala na. Sila na ngayon ang mga mangmumunini sa pag-aalaga nito. Kumusta naman ang ano, kumusta naman ang masasabi natin, kumusta ang future kinabukasan ng pag-aalaga ng mga isda at saka mga sugpo sa ating mga alagaan? Kumusta? Anong nakikita mo kinabukasan natin? Actually, ano naman, may future naman siya. Kaya lang hindi sagad nga ano, hindi nga kalakasan na kikita ng kalakihan. Baka survive naman kahit papaano. Ibig sabihin, survive lang ang iniisip mo? Survive lang? Survive. Baka survive naman. Wala, hindi mo naisip na maganda ang kinabukasan. Hindi mo nakikita yan? Hindi na. Pero actually, alam mo naman yung traditional system dito sa Pampanga. Kumbaga, may ano din siya. May jackpot. May jackpot sa pag-alaga. Minsan makaharvest ka ng marami. Minsan din mahirap ang ano, kalabasan. Ayun. Kaya umaasa pa rin ang mga gaya ng mga backyard farmers na alagaan pa rin kasi property na kasi nila yan. Kaya yun na talaga ang pinagkabuhayan nila. Mahihirapan tayo mga Pilipinas kapag ganyan na baka kumita balang araw, ganoon. Mahirap talaga yan. Pero anong nakikita mong kinabukasan natin sa agriculture and fisheries? Maganda naman ang ano, ang may future pa man nga gaganda pa ang ano, ang sistema ng aquaculture natin, sir. Kung ano lang, kung yun nga, kailangan talaga ng suporta ng gobyerno. Gobyerno. Oo. Yung una lang, yung ang pinakaano dyan, din makaya ng mga farmers dyan, paano mapalalim yung mga ilog na yan. Gobyerno talaga ang mag-ano dyan. Oo. Maghuhukay sila, maghuhukay. Pero pag naghukay ng ilog, aabutin tayo ng siglo-siglo bago tayo makakukay ng ilog dyan. Natin pala-pala lang, mahihirapan tayo, boss. Mahirap. Talaga, oh. Okay, nako. Maraming salamat sa pagbibigay daan mo dito. At sana lumago pa yung sugpuan ninyo, no? Ang Pineus yes. Monotone, sabi sa ibang bansa, sabi ng Thailand, nako, napakaganda ng future nito. Kaya sila ay talagang lumalakas at napagaganda nila hanggang sa Europa, nakapagpapadala sila. Ang Pilipinas,
Wala nang ano, export, wala na, wala na. Tayo. Konti na lang. Natawa ka. Wala na, wala na. O diyan, hanggang kusignasyon na lang tayo. Hanggang kusignasyon. Muna nga, nang tayo ng pandemya, lalong naghihirap. Oo. Pati yata ang sumpo, may COVID na rin eh. Di ba, no? Naku. Okay, naku. Maraming maraming salamat, ano. Kaboni, Kaboni. At taga-sambang yes. Kaboni Mancao, sa ano, sa parte ng Cebu. Cebu, sir. Cebu. Cebu. Taga-saan ka sa Cebu? San Remigio, Cebu. San Remigio. Tapos ang pamilya mo, nandiyan ang lahat dito. Nandito ng lahat. Nandito na lahat sa ano, sa San Felipe, Sambali. Okay, nako, maraming maraming salamat ka, Boni. Boni Mancao, kabayan. Ano po ang ating kausap sa ating palatuntunan ng ating alamin? Sugpo ang ating pinag-usapan na mayroong sabi nga po niya, may kinabukasan, walang kinabukasan, maganda, hindi maganda. Yan ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa, kabayan ko. At sana naman, palarin tayo at bigyan po tayo ng pagkakataon ng puong may kapal na lumago naman ang kabuhayan dito po sa ating bansa. Sa ngalan po ni Boni Mancao, maraming maraming salamat, Boni, ha, sa susunod. Kung iimbitahan namin kayong muli. Okay, kabayan ko. Yan po si Boni Mancao ng San Felipe, dyan po sa lalawigan ng Sambales. Ang pinag-usapan po natin ay tungkol sa pag-aalaga ng sugpo na sa ayon po sa mga balita natin sa ibang bansa, talagang lumalago, kabayan. Sana naman mapalago po natin ito at matulungan po tayo ng gobyerno. Ano po? Ang gobyerno ang sabi nila susi daw sa mga pagpapaunlad ng ating pong kabuhayan, lalong-lalo na sa larangan ng agriculture and fishery sa ating bansa. Sana naman ay mapag-ukulan ng pansin ng mga kinauukulan, kabayan. Para tayo naman magkaroon ng magandang kinabukasan. Okay, kabayan. Ito po naman ang inyong lingkod, ka Gerry Jeronimo. Sa ngalan po ni Boni Mancao, nagsasabing ang larangan ng pananakakan, pangisdaan, lalong-lalo na ang pag-aalaga po ng mga hipo na kagaya po ng Pineus monodon. Sugpo, kabayan, ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunan ng ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan, and may God bless the whole Filipino nation, kabayan ko.